sa 7,000 RPM pa rin yung unang piga niya. Nagpalit na pala ako ng 14 teeth na high speed gear from MJ Calcion of ECU Tech. So nakabit ko na siya dati, tapos inalis ko siya, tapos ngayon nabago na yung set ng motor natin, kinabit ko na ulit siya. Kasi napansin ko nung last test ko dito sa gamit kong pulley ngayon na K-Works pulley set, nasasagad niya yung maximum RPM sa patag, tapos yung speed niya is 132 at 9750 RPM. Andun na kasi sa range na yun yung limiter ni ADV ngayon, kasi hindi namin ginalaw to, although nakarimap to, niremap ni Marco, hindi namin ginalaw yung limiter. Kaya naisip ko, imbis na dagdagan yung limiter, magtry na lang ako ng high speed gear, kasi ang high speed gear is mas maraming ikot na magigenerate yung gulong. Meaning at the same RPM rate, mas mabilis yung speed mo, kasi mas madaming ang ikot na nagigenerate yung gulong kapag nag high speed gear ka. So for reference sa mga hindi nakakaalam, yung gear na pinalitan ko is part siya nung gearbox natin. Yan yung counter shaft nung malaki na gear. So kahit palitan mo yan, hindi magbabago yung speedometer reading, kasi ang binabasa nung speedometer sensor natin is yung malaking gear na kapartner niyan. Ang stock kasi natin is 13 teeth, so ginawa natin siyang 14 teeth, kaya nagbago, nag high speed tayo, nagbago yung ating gear ratio or final gear ratio. Mas mabilis ngayon yung ikot ng gulong natin sa same RPM. Yung vlog ko ng installation ng 14 teeth na high speed gear, ilalagay ko na lang din sa description para kung interesado kayo makita kung paano siya i-install. Plug and play lang din yon, so salpak lang, pero kailangan mo syempreng i-tune sa CVT para makuha mo yung arangkada, kasi humihina yung RPM niyan eh. Parang kumbaga kukulangin ka ng buwelo. Na-try ko na to dati, na i-tune ko naman siya ng maayos, na nakuha ko naman yung gusto kong arangkada, bumalik yung sigla ng arangkada niya. Tapos ang pagkakatanda ko dati, medyo binago namin yung mapping para mas maging aggressive palalo siya sa low to mid RPM. Pero ngayon mukhang okay siya eh. Magaan pa rin ang takbo niya, pansin ko, kasi malakas talaga torque na ADV eh. Parang kayang-kayang dalhin yung high speed gear. Yung sa case kasi ni Beat dati eh, parang medyo mabigat siya dalhin. Ramdam na ramdam ko yung difference nung nag high speed gear ako kay Beat. Engine displacement din talaga magkakatalo kung kakayanin bang dalhin ang motor mo yung gear na ilalagay mo, lalo kung stock engine. Punta muna ako doon sa testingan natin, tapos mag-setup tayo ng GPS mamaya para maganda yung reading natin ng speed, speedometer sensor tsaka sa GoPro GPS. Nakapag-setup na ako ng GPS, magte-test na tayo dito. So una nating i-test is yun sa slight downhill, tapos after noon is dun sa patag na. Previously ang na-reach ko dito is 132 kph, parehas sa slight downhill tsaka sa patag, tapos 9750 RPM. Ngayon titingnan natin sa initial set ko ngayon kung ilan yung makukuha niya na maximum RPM, tapos kung ilan yung speed niya. Tapos doon tayo magbabase ng adjustment sa CVT. Ang current set pala ni ADV ngayon is K-Works pulley set, straight 14 grams na bola, 1mm na tuning washer, stock belt, stock torque drive, tapos labo clutch with 1000 RPM na clutch springs, tapos stock belt na naka fine thread groove na speed tuner. Ang gamit ko namang pipe is itong TSMP stage 1 na power pipe, tapos naka-remap din ni Marco na walang galaw yung limiter, kumbaga stock limiter, parang 9780 yung soft limiter nito kakagat na. Try na natin dito sa slight downhill. Modulate lang natin yung RPM, bibira lang tayo kapag walang sasakyan. Tapos saka natin yuyukuhan kapag doon sa straight na. Tingnan natin kung ilan max RPM tapos ilan speed niya. Konti-konti piga lang. Yan, walang sasakyan. Yukuhan natin sa straight. Slight downhill to. Yoko. RPM. Yan, lumagpas na siya. Ang nakuha natin sa slight downhill, 135. Try naman natin ngayon sa patag dito. Dito sa patag, magkakatalo sa headwind kung ilan yung itatop speed niya. Pero try natin kung makukuha. Ito, patag na tong part na to. Yukuha na natin. Hindi siya maka 130, 129 lang.
Tapos ang RPM niya is 8750 RPM. Pwede ba tayong magganang bola dito kasi mababa yung RPM na nare-reach niya ngayon. Although medyo may kalakasan yung hangin talaga doon kanina. So isang run pa tayo, off naman natin yung HSTC. Off na natin yung HSTC. Ayan, naka-off na. Tapos ikot tayo ulit doon. Kailangan mabit natin yung sapatag kasi ang record ko dyan is 132 kph at 9750 RPM. Pero nabit natin yung sa slight downhill na 132 kph, then 135 ang nakuha natin. Pero mababa lang yung RPM nya, 9000 RPM lang yata. Pwede ba tayong magaan ng bola dito para ma-maximize natin yung RPM? Tapos syempre yung speed ma-maximize din natin. Second round of ang HSTC, tapos slight downhill. Modulate ang RPM, tapos yoko sa straight. Ang malakas talaga hangin ngayon. Pero kaya natin dito kasi downhill to eh. So regardless sa hangin, basta nakayoko ka, makukuha mo yung top speed dito. Game. Malapit na straight. Yoko. 135 top speed to beat dito. Ulit 136. Yan, 136 tayo. Hindi ko alam kung nag 95 RPM siya. Parang 9250 pa rin. Pero check ko sa video pag uwi. Sa patag naman, testing ulit natin. Sana medyo humina hangin dito sa patag para medyo maka 130 plus tayo. Medyo malakas ang hangin eh. Ramdam na ramdam eh. Pero try natin. Ito, patag na. Buwiluan natin. Yoko. Ayaw talaga. Ang lakas ng hangin. 129 lang oh. Tapos 8750 RPM lang. Kanya lumagpas. So need pa natin magtono ng bola. Umako siya sa patag na malakas ang hangin eh. Kakatalo kasi sa hangin talaga. Last try natin dito sa patag. Sana medyo humina yung hangin. Nakauna ulit yung HSTC. Last attempt. Pag hindi, adjust tayo ng bola. Pag hindi nakuha. Kasi mas importante makuha sa patag. Kita na natin yung potential niya sa ano eh, sa slight downhill or yung na-max out yung RPM. No game. Talaga mag 9,000 na. Pumapako na oh. Pako na siya sa 8,250. Ayan, nag 129. Pero hindi yan, nag 130 naman. Okay na rin, ano. Medyo nag-improve tayo. Naging 130 kph siya. Tapos 8,750 RPM. Yung potential nga niya is nakita natin doon sa may slight downhill na hanggang 136 kaya niya. Tapos ang RPM nun is 9,250 RPM. Pwede pa natin pataasin yung RPM nito na marireach sa tuning na ng CVT. Tapos syempre dapat hindi ganong salubong yung hangin, kasi mahirapan na talaga yung tumulak kapag high speed gear. Yan ang kalaban ng high speed gear eh. Although malakas yung top speed potential ng high speed gear, mahina naman yung torque niya. Ito pala yung stock gear na ADV. 13 teeth, mabibilang nyo. 13 teeth siya. Nakalagay niyan ngayon is 14 teeth. Napababa natin yung RPM pero mas mabilis yung nakukuha niyang speed. Although kailangan pa natin ito no, kasi nahirapan siya sa headwind. Malakas din kasi talaga hangin ngayon. So yung set niya nga is K-Works. Tapos stock yung gulong, stock yung intake, yung air filter, tsaka yung throttle body. Tapos yung pipe natin is TSMP stage 1 na power pipe na pang PCX na pinare-bracket ko lang. Magagaan ako ng konti sa bola para mapatas ko yung RPM. Tapos sa center spring naman magtitigas ako ng konti para mas may laban siya ng puwersa kapag medyo salubong yung hangin, para matatalo niya yung headwind na ganun. Mas malakas yung puwersa niya.
Initial tune pa lang din naman to, kaya okay lang na kung ganun lang yun nakuha natin na speed. At least nakita na natin yung potential niya na kaya niya mag 136 kph sa ganong RPM, which is 9,250 RPM. So kung mapalagpas pa natin ng 9,250 RPM to, baka umabuto ng 140. Pero perfect condition na yon, tapos perfect tune kung anong makukuha natin yung tono talaga na namamax out natin yung RPM ng 9,750 RPM. Tune ko na lang muna mabuti, tapos gawa ko ng vlog kapag nakuha ko yung perfect tune nito ni ADB para dito sa high speed gear. Na kaya niyang tumago sa malakas na hangin, malakas pa rin yung puwersa niya, kumbaga may tutulak pa siya kapag naka full throttle ka na, tapos mamamax out niya yung RPM. Tuning mode ulit tayo para makuha natin yung pinakamagandang speed ng stock engine ni ADB 160.